Naniniwala ka ba sa white lady na ito na nagpakita doon sa Tarlac noong May 5, 2023? At sinasabi nila na kapag nagkaroon ng aksidente ay may biglang lumulutang na nilalang. Tignan nyo ang video na ito na kung saan nagpakita ang di umano'y isang white lady. So habang nagsasagawa ng operation ang Concepcion Tarlac MDRRMO, if I'm not mistaken, ayan, nakikita nyo yung naka-encircle na white. So yan yung pinaniniwalaan nilang isang white lady. So tignan nyo ulit mabuti, no? So parang inulit ko ulit yung video. Nakikita nyo talaga na parang biglang may lumutang doon sa may mga talahiba na yan, no? Kasi parang walang tao, pero may biglang silhouette na white na parang naglalakad siya. Kaya habang ongoing, I'm not sure kung napansin yan ng kumukuha ng video, and nakikita nyo talaga yung puting, hindi ko alam kung tao yan, or baka naman isang nilalang na hindi talaga makita ng ordinaryong tao. At eto na nga ang full video ng buong pangyayari courtesy of MDRRMO Concepcion Tarlac. And nangyari po yan noong May 5, 2023 na merong ongoing operation wherein nire-rescue yung na-involved sa aksidente. And according sa mga staff na yan, nakainom yung na-involved sa aksidente na yan. And syempre, habang binivideo yung pag-rescue, yung pagpunta sa stretcher, yung mga biktima, napansin talaga na, ayan, may biglang lumabas or sumulpot na color white. So, color white na silhouette siya, tapos makikita mo na gumagalaw siya, no? Gumagalaw na pa ganon. So, magtataka ka, ano kaya yan? So, syempre, mapapatitig ka talaga, no? And habang tinitignan mo, mapapansin mo na tumatay yung balahibo mo. Yung ganon. Kasi parang there's something weird yung sa pagsulpot ng white na yan. And mapapansin mo talaga na kakaiba. Hindi mo alam kung tao ba yan, reflection ba, or talagang multo. Magkakaroon tayo ng disclaimer, no? Hindi naman natin kayo pinipilit na maniwala or hindi sa mga ganitong klaseng nilalang, no, sa mga paranormal activities. However, hindi mo rin talaga maisasantabi sa mga kwento ng mga matatanda na hindi mawala-wala. And of course, sa mga taong may third eye. Pero marami din ang mga naniniwala na kapag may mga nangyaring trahedya or aksidente na katulad niyan, may mga nagpapakita daw talaga na mga nilalang na hindi nakikita ng ibang ordinaryong tao. Katulad ng parang silhouette na white na nilalang na yan na naka-encircle ng white line. Kasi nga pinaniniwalaan nila na pwede itong sundo if ever man na super critical ang mga taong na-involved sa mga trahedya katulad ng aksidenteng yan. And kapag critical talaga yung lagay ng isang tao or walang chance talaga na mabuhay pagkatapos ng aksidente, hindi talaga mawala-wala yung mga nagpapakita na nilalang na kinoconsider ng iba na isang sundo. So, hindi rin natin pwedeng mawala yung mga ganitong pangitain, lalong-lalo na sa mga taong merong third eye. Pero, paano nga ba maiwasan na bisitain ka ng isang sundo, lalong-lalo na kapag nagbibiyahe ka? So, ang pinakauna is huwag uminom kapag nagdadrive ka. Especially if ang hawak mo ay motorsiklo. Kasi nga, kapag lasing ka, tipsy ka, hindi wasto yung diwa mo or yung mindset mo habang nagdadrive. And, syempre, kapag lasing ka, hindi ka alert kapag hinahawakan mo yung sasakyan or motor. Kaya minsan, nai-involve ang mga taong under the influence of alcohol sa mga aksidente. Ang pangalawa naman is, huwag magipag-away habang nagdadrive. Kasi nga, yung concentration mo sa pagdadrive ay nadadivert dahil sa pasaway na kasama mo. Kaya kapag mainit ang ulo ng kasama mo, just imagine this person doesn't exist. Parang ganyan, o di ba? So, ganun lang. And number three, dapat hindi ka antukin. So, usually yung mga ibang nagda-drive, kapag they involve sila sa aksidente,
yun yung mga biglang naiidlip kasi baka kulang sa tulog, hindi nakakain, nahihilo, kaya siguraduhin okay muna yung katawan mo bago ka mag-drive. Para naman, maiwasan mo yung katulad sa nangyaring ganyan. And, biglang nagpakita yung white lady. O kaya, sundo pala. Kaya nga, dapat nating tandaan na drive safely, especially kapag nasa kalsada ka, para maiwasan mo ang mga pagpapakita ng sundo. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about sa safety sa kalsada. And that's it for today. Thank you very much for watching. And I hope nakarelate kayo dito, especially sa mga road safety issues. O, diba? Kaya, that's it. Have a nice day and think positive at mag-pray. Mwah!